Ako si Boss Mark, isang OFW dito sa Dubai. Tara! Nga pala guys, samahan nyo ako ngayon magpagupit. Meron kasing bagong barbershop dito guys, may bandang JVC. At marami rin nagsasabi na maganda daw yung gupit nila dito. Hindi daw to gaya ng pinapagupitan namin dati. Kaya sabi ko sakto, mahaba na rin yung buhok ko ngayon kaya gusto ko na rin magpagupit. Malapit lang to guys sa accommodation namin, mga ilang metro lang yung layo. Nga pala guys, tinry ko pala i-zoom yung buwan dyan kaso hindi gaano makita. Hindi gaya ng iPhone 15 Pro Max yung nakita ko yung quality nila, ang ganda. Ayan nga guys, naglalakad na ako, nakasando nga lang ako dyan, kalawa kasi mainit pa sa labas. Ayan pala guys, yung barbershop na sinasabi ko, yung mga murukan yung nagugupit dyan. At saka na maganda doon yung quality of service nila dyan. Kaya sige tara, try natin. Mga pala guys, tawid kalsada lang yan, kaya malapit lang din sa amin. Madami pang ang bakanting lote dito sa my JVC. Pero yung kagandahan dito guys, madaming ilaw talaga dito. Tsaka walang loko-loko. Ganun talaga kasip dito sa Dubai guys, kahit maglakad ka mag-isa sa gabi. Ayan na nga tayo, malapit na tayo dyan. May nakapansin nga sa akin. Kaya nung paparating pa lang ako, pinagbuksan kagad ako ng pinto. Mga pala guys, mga pala akong tanga dyan, naka-medyas pa ako dyan. Habang naghahantay pala ako dyan guys, inoforan ako ng kape o tubig. Sabi ko, tubig na lang kasi hindi naman ako mahilig magkape sa gabi. Isa sa mga napansin ko dito guys, marami rin nagpapagupit. Halos karamihan sa kanila, mayroong mga sasakyan. Pero bago niyan, huwag niyo nalang pansin yung hairline ko. Ganito talaga dito sa Dubai, lalo na pag summer, mainit yung tubig. Kaya yun, naglalagas yung mga buhok namin. Nagtanong sa akin yung barbero kung anong daw yung klaseng gupit. Sabi ko naman, clean cut yung gilid. Sabi ko, parang okay naman kasi nilagyan niya pa ng clip yung buhok ko. Ayun na nga guys, di ko na na-videoan lahat. Tapos na yung pagupit niya sa akin. Kaya pala quality yung pagupit dito kasi after ng gupit, may free hair wash pa sila. Ngayon yan, no? Natutuwa nga kasi para akong bata. After nga nila mag-free hair wash, isusunod na nila yung blower. Nakakatuwa lang kasi first time ko magpa-blower ng buhok. Halos talagang focus na focus yung barbero sa akin. Tignan nyo naman guys yung facial expression niya, oh. Talagang seryosong seryoso sa akin. Alam mo yung tipong parang sobrang haba ng buhok ko tapos gusto niyang pantayin. Pero nga dahil nga kasama talaga sa service nila. Sa totoo lang, sarap nga sa feeling nun. Parang gusto ko nga matulog dyan eh. Iba talagang quality sa mga social na barbero. Pagkatapos niya pala mag-blower, nilagyan niya ako ng wax sa buhok. Alam mo naman, meron akong pupuntahang party. Eh, pagkatapos niyan, uuwi na ako sa bahay. Pero isa rin niya sa mga magandang service na binibigay nila. Kaya talaga siguro sinasabi nilang quality yung pagpagupit dyan. Oo nga pala guys, yung pangalan pala ng barbero ay si Bashir. Mahirap lang makipag-communicate sa kanila, pero at least naiintindihan nila yung mga sinasabi ko. So ayan na nga, sabi niya, isang smile mo na dyan, at saka kung successful daw yung gawa niya. Nakakatuwa naman kasi mababait naman sila. So ayan na nga guys, pauwi na ako niyan. Tingnan natin kung ano kaya magiging reaction ng asawa ko. So ayan na nga guys, nandito na ako sa bahay. Tingnan mo naman yung reaction ng asawa ko, nakangiti sa akin. So tingnan niyo kaya guys, bagay ba sa akin? Basta huwag niyo na lang pansin yung hairline ko, Boss Mark here.